kayong lahat dyan. Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat! Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So yun na nga, panibagong reaction video naman for today. And syempre, sobrang nakaka-excite na naman, grabe. Pero bago ko simulan ng lahat guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description, i-check nyo na yan, i-like and share at mag-comment kayo para sa mga susunod pa natin mga videos, okay? And syempre, amazing shoutout and thank you so much naman sa inyong never-ending support at sa patuloy na panonood ng aking mga reaction videos, okay? So yun na nga, for today's video, grabe, sobrang dami kagad nag-comment, nag-request, nagawan ko kagad ng reaction video, okay? So for today, gagawin natin yung short film ng Mardy, which is entitled Tukso. Ayan, diba? Tukso yung title, grabe. Ano ba to? Paano ba to? Hindi ko alam kung anong ganap dito. Well, congratulations pala sa nag-direct ng short film na ito. Nakita ko kasi sa may description na Team Matatag. Hindi ko alam and wala akong idea kung sino yung mga Team Matatag. Pero nakita ko rin doon yung mga list ng editor and then doon sa lights. At saka yung mga lahat ng mga gumawa ng short film na ito. And congratulations sa inyong lahat. Ayan, deserve nyo ng isang malapit na congratulations. So for today, inyong gagawin natin. And let's see, diba? Ngayon ko lang mapapanood kung paano umacting ang Cindy at ang Mariana G together. So sobrang nakaka-excite to. Kaya panoorin na natin to. Let's go! Ayan. Minsan sa buhay natin, hindi natin maiwasang magkamali. Boses ni Kimpoy, no? Tama ba, guys? Pero sa bawat pagkakamali, ay doon tayo natututo. Grabe yung pag-take ng video, ha? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jess. In fairness, sa nagbibideo, ginagalingan! At ito po ang istorya ng aking kwentong pag-ibig. Tukso. Oy, ginalingan na. Tatlong taon na akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Dito sa bansang Singapore. Panoorin ko lang guys ha, then mag-comment tayo kahit half of the video. Pero kinakaya ko namang malayo sa aking asawa at mga anak. Lakas maka pro. Madalas akong makaranas ng kalungkutan. Gaya ng nararanasan din ng ating ibang kababayan. Nakaka-proud si Mariana G dito, grabe. Na nagtatrabaho at nagsasakripisyo kahit malayo sa kanilang pamilya. Ganda ng effects, rinig yung pagsara ng pinto, no? Sa bawat araw na nagdaraan, lalo kong nararamdaman
ang lungkot ng buhay dito, lalo't ngayon ako ay mag-isa na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Hanggang sa isang araw, Hops, ayan, bago natin ituloy doon, ayan, sabi ko mag-comment tayo pag naka-half na yung finaka, ang art na magsalita, pinaka video, diba? Ayan, dun sa umpisa, okay, comment ako, disclaimer lang ha, hindi tayo professional reactor, okay, yung sasabihin ko lang din guys is mga opinion ko lang din and mga parang mga based on my experience lang din sa pag-react at mga napanood kong mga short film, diba? So, para sa akin, yung quality ng camera sobrang linaw, as in, ang linaw ha, ibang klase. Ewan ko kung anong ginagamit nilang camera. And then, the way sa pag-take ng video at sa pag-shoot ng video, actually, nakakaingit yung mga ganitong, ano eh, ganitong eksena na kaya nating mag-take ng video ng ganito, like, yung paglabas ng kwarto, pagpasok ng kwarto, yung maliligo ka, magtutut-brush ka, diba? Actually, ang hirap niyan eh, kung solo vlogger ka, hindi mo yun magagawa mag-isa, as in. So, sobrang hirap yun. So, kailangan talaga may cameraman ka, may taga-set ng camera mo. Well, dito, sobrang pulido. Ang ganda ng pagkakatake ng video every moment, as in. And, gustong-gusto ko yung boses ni Kim Poy dito, ha. Congrats sa'yo, Sir Kim Poy. Kasi, bumagay sa boses si Sir Kim Poy yung ano eh. Kumbaga siya yung ano eh, yung teller dito, yung storyteller. Kumbaga siya yung nagsasalita dito ng story. So yung timbre ng boses si Sir Kim Poy, bagay na bagay dito. Tugmang-tugma din sa kanya. So fit na fit. Congrats Sir Kim Poy, bumagay sa iyo. Ang ganda ng eksena mo dito, 'di ba? And doon naman guys sa story, okay, true story daw to eh. Sobrang makaka-relate talaga tayo, especially sa mga OFW. Ang ganda ng nakaisip ng content na to, ang ganda ng nakaisip at sobrang ang giling ng nag-direct nito. Yun sa team Matatag, congratulations sa inyo kasi naisip nyo yung ganitong concept which is for OFW. Alam ko lahat ng OFW makaka-relate talaga dito, as in yung maging mag-isa ka, yung solo mo lang, magtatrabaho ka lang mag-isa, wala kang kasama, papasok ka, uuwi ka, mag-isa ka pa din, diba? So, sobrang makaka-relate talaga. And most of your viewers talaga ng mga Mardi, most of our viewers naman talaga is mga OFW talaga, especially mga Mardi fans, diba? So, congratulations kasi naisip niyo yung concept na to. So, ituloy natin yung sumunod na ano ha, na part, okay? Ayan na, hanggang sa, diba? Ayun pa pala, nakalimutan ko mag-comment dun sa may pinaka-background music. Dun sa umpisa, ang ganda habang sinasabi yung story. Ang ganda lakas mo kay MMK. Ayan, ano yung sinasabi ko? Ay! Hoy! Diba? Super ano siya eh. Super, ano bang tawag dito? Ang simple lang. May isang babae akong nakilala. Wait lang, moment. Iisa lang kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan at inuuwian. Ganda naman ng office girl. Sana all. Pati hindi yun, Mariano Gio. Yung totoo. Sa bahay din, Sir Kim Poy. Kung saan ano? Kasi kami nagtatrabaho, ay doon na rin kami umuwi. Pala naman, magkasama naman pala, workplace at saka after work, diba? Miss, may ballpen ka? Oo, meron. Pwede makairam? Oo, sige. Ganito kasi sa imang bansa. Headquarters ang tawag namin dito. Dahil OMG! Dito, kaya mas napalapit ako sa kanya. Ay, may eksena ng pag-anon! Ang sexy naman pala talaga ng office girl na to eh. Ginalingan din naman talaga Cindy girl. Lakas makapantokso naman talaga. Akit naman talaga ang Marianne. Oh, napapatingin! Napapaganon!
Hoy, yung tite! Buti na lang talaga, girlfriend, diba? Hi, miss. Lakas mo ka, tite! Pangalan mo? Nicole. Ah! Ikaw. Ako nga pala si Jess. Matagal ka na dito. Oo, matagal na ako dito. Ikaw, bago ka pa lang? Bago lang ako dito. Nice to meet you. Ay! Iba ang level ni Mariana si Tito, diba? Ginalingan. Ay! Ay! Lakas na mga eksena dito, ha? Bakit ba hindi ka na naman sumasagot sa mga tawag ko? Ano bang ginagawa mo? Marami ako pinagkakabaran ngayon dito sa trabaho. Ito mo lasing ano? Ikatapos na yung office ng trabaho mo? Oo, nagpapahinga ako, nag-iisip ako. Hindi mo ba ako naiisip na nag-aalala ako sa'yo? Hindi ka man lang nag-chat, hindi ka nagsitek, hindi ka tumatawag. Kanina ang boses siyempre, yan, guys. Siyempre, naiisip din kita, babe. Ikaw naman. Ay, may babe na naman pala. Ikaw mo na kasing mag-ano dyan, ano naman pinag-iisip mo, nangihinala, ano naman yun, wala naman akong ano dito. Hello? Alam mo, palagi ka na lang ganyan. Nasa ibang bansa ka na nga. Hindi ka pa rin nagbabago. Babe. Ano yung boses yun, guys? Ano naman ba? Hanggang kailan ka magsiselos? Wala naman dapat ikaselos. Ano bang nakakaano ka naman? Tingian mo ako sa mga pakulo mo, ha? Pag nalaman ko lang talaga na may ginagawa kang kalokohan dyan. O siya na, bahala ka! Anong... Hay! Gwapo eh! Sige na, bahala ka dyan! Sandali lang ha, bago natin ituloy dun sa part 10, magka-comment lang ulit ako ha, ayan. Comment tayo dun sa part na pumasok na sa eksena si Cindy. Ibang klase ang office girl na to. Apaka-sexy naman pala naman talaga eh. Diba? Office girl naman talaga ang Nicole eh. Ayan. Well, guys, usually naman inay normally na nakikita natin sa mga sa mga movie, sa mga teleserye. Yung, kunyari may mahuhulog na ballpen tapos magdidikit yung kamay and then magkakatinginan and then magkakahawakan yung kamay. Diba? Pero sa atin, parang bagong-bago eh. Kasi first time natin nakita ng Mardi nag-react at gumawa ng short film na ganito. So bago rin sa kanila, di ba? Parang panibagong adjustment eh. Pero nakikita ko yung pagiging natural nila sa kanilang sarili. As in, sa kanilang dalawa, sa totoo lang, nakikita ko. Gustong-gusto ko yung moment na si Mariana G ay tumitingin din sa panibdib ng Cindy. Grabe, maaakit ka naman talaga eh. Diba? Lakas ba ka pang aakit? Well, dun sa part na yon, mapapansin nyo guys, doon mo makikita na doon mo marirecognize at doon mo mapapatunayan yung title ng pinaka-short film, which is yung Tukso. Diba? Talagang lakas ba ka pang tukso? Lakas ba ka pang aakit ng Cindy girl? Diba? And well, normally rin to na nangyayari talaga sa relationship eh, yung matukso ka talaga eh. Diba? Kaya, ang ganda na ng concept na naisip, ang ganda ng title, saktong-sakto, sa totoo lang, as in, diba? And yung dito, yung may kausap si Mariana G na sa cellphone, yung girlfriend niya, si Babe, diba? Very natural makipag-usap si Mariana G. Kung ano yung, kung paano siya makipag-usap daw, siya makipag-usap yung, ano na naman ba? Ganun-ganun. Lalo mo na akong, diba? Yun yung normally na naririnig natin sa boses ni Mariana G. Kaya sobrang natural-natural nitong ano na to eh. Nung eksena na yon. Kasi yun yung talagang boses ni Mariana G. Diba? Walang nagbago. Yun at yun pa rin. Kaya nagustuhan ko rin siya guys. As in. So ituloy natin. Ayan na. Malapit na matapos. Hanggang isang gabi habang na. Nagtatalo kami ng aking asawa, ay siya namang pagpasok ni Nicole sa aking kwarto. Hoy! I love the background music. Grabe, gustong-gusto ko. Ang ganda ng pag-ing... Yes. Ang sexy! Kumain ka na ba? Oo, kami na ba? Ako sana ako sa kumain. Grabe, ang sexy yeah, naman ni Cindy. Kahit saan. Gusto ko yung background music, promise guys. Mabait si Nicole, maganda, maaalanin, malambing. Hindi na ako nagtataka kung maraming nahuhulog sa kanya
at kasama na ako doon. Nahulog naman pala! Stress kasi ako tumawag ng asawa ko. Ayun na naman, nagawa na siya. Nanginala. Nanginala? Saan? Di ko alam kung ano mga pinag-iinalaan niya. Pero siguro kaya kayo mga babae, di ba? Ba't naman ako nadaman? Siyempre. Lakas ba ka pang akin ni Cindy, girl? Diba? Lakas ba ka movie? Hindi short film. Short film. Lakas ba ka movie? Kasi excited na nilang dalawa. Ibang... Hoy! Ibahin mo ako. Hindi ko alam kung sadyang naaakit ba ako o inaakit ba ako. Akit na akit na ba? May asawa ka pala. Oo. Matagal na nga namin ang asawa. Pero ngayon, tinitiis ko magtrabaho dito sa Singapore. Para mabuhay ko siya. Meron mga anak. Bakit ikaw? Wala single ba ako? Single ka? Wala akong asawa. Hindi katulad mo. May sabit. Ay! Meron sa'yo. Ganda ng part na yun! Alam mo, parang masukal. Bakit? Kasi ano, antamis na mga tingin mo sa akin kasi nakakailang. Hindi ko alam kung naman ka ba sa akin. Oh my God! Ano kaya ang kayang gawin ni Nicole sa ngalan ng pag-ibig? Abangan sa susunod na kabanata dito lang sa Tukso. Hoy! Nakakabiti naman! Ginalingan naman talaga, diba? Nag-direct nito, ayan, diba? Dun sa team matatag, well, congratulations sa inyo, ha? Well-deserved dyan ang isang malupit na congratulations sa inyo kasi naisip niyo tong concept na to. Hoy, gusto ko mag-comment, as in, sobra. Nagandahan ako sa short film na to at the same time, hindi siya parang short film kasi yung mga eksena na nakikita natin is from movie, which is parang, diba? Kahit short film lang siya, para na siyang movie and sobrang sulit yung panoorin sa totoo lang. And ito yung short film na talaga namang sulit panoorin na hindi na pinagkagastosan, napakasimple pero kompleto, 'di ba? Walang kulang. Kumbaga parang hindi kailangan ng pabonggahan, hindi kailangan ng magandang place, hindi kailangan ng sobrang alam niyo yun, ng bonggang suot or whatever ng place kung saan man yung scene, 'di ba? Pag pinanood nyo to guys, diba, dun yung marirealize na ay pwede palang gumawa ng short film ng simple lang, which is ito yon kapag pinanood nyo. Kaya congratulations sa nag-direct nito, grabe. And then dun sa may pinaka last part guys, sobra no, napaka-intense, ang lakas makapang-akit ng Cindy girl. Gustong gusto ko yung the way siya mang-akit at magsalita. Yung titig eh, ibe, dun mo talaga makikita eh kapag nang-aakit ang isang babae. Sa totoo lang, diba, dun mo mapapansin sa mata talaga. And gusto ko yung dun sa may pinaka-last part na ang Cindy ay hinalikan na ang Mariana. Hinalikan doon! Grabe, diba? Ang ganda lang kasi... Alam natin at alam nila sa sarili nila na mag-partner silang dalawa. So, hindi na sila magkakailangan. Kumbaga, kahit magkaroon sila ng ganong eksena, natural lang, diba? Walang ilangan, hindi magkakaroon ng hiya, diba? Kasi alam naman nila sa sarili nila mag-partner silang dalawa. Grabe lang talaga. And alam ko lahat ng mga OFW, especially yung mga lalaki, yung mga tatay, yung mga kuya, yung mga single, or yung may mga asawa na alam ko kayo, makaka-relate kayo dyan. Kasi... It is normally na nangyayari talaga sa ibang bansa na magkaroon tayo ng affair sa ibang babae kasi malayo tayo din sa taong minamahal natin. Pero alam ko, this short film, it's about like, alam nyo yung pagiging faithful and loyal dun sa partner natin. Lagi natin yung tatandaan, okay? So, I'm so excited sa part nito and congratulations, looking forward. Sana may upload na yun kaagad. Okay, so ayun na nga, maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up naman dyan. And don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!